nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Ito ang aral ng mabuting balita ngayong ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Inihahaling tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang puno at itinuturing niya tayo bilang kanyang mga sanga. Sa Ebanghelyo, malinaw ang saad ng Panginoon. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Napakamakahulugan ng mga pananalita ng Panginoon ngayong linggo. Alam natin na ang buhay ng sanga ay nakasalalay kung ito ay nananatiling nakakabit o nakaugnay sa puno. Kung ito ay maputol at mapawalay, ito ay matutuyo at mamamatay, katulad ng paliwanag ni Pope Francis. There is no vine without branches and vice versa. Branches, Anya, are not self-sufficient but depend totally on the vine, which is the source of their existence. Sadyang pinili ng Panginoon ang puno ng ubas bilang pag-ahalintulad sa kanyang sarili at sa kaugnayan natin sa kanya. Maselan ang halaman ng ubas. Kailangan ito ang masusi at matyagang pangalalaga. Upang mamunga, dinalagyan ito ng pataba at nililinis ang bawat sanga. Ganito rin ang pangalaga sa atin ng Panginoon. Hindi maiiwasan na tayo ay kanyang linisin at putulan upang makapamunga ng sagana. Mariing saad ng simbahan. Jesus is the vine and we are the branches. As He gives a share in His own life to all the branches, Jesus opens the way for all people to be united with Himself. Inaanyayahan tayo sa mga tuwid na manatiling nakakapit sa Diyos na pinagmumulan ng ating buhay, kabuhayan, kalusugan, at kaligtasan sa ating patuloy na pag-iral. Panto na hiwalay sa Kanya, wala tayong anumang magagawa at hindi tayo iusmong. Kailangan manatili tayo sa Panginoon upang tayo ay makapamunga ng sagana. Sa Kanya nagmumula ang ating lakas at kakayanan. Maging ang kapangyarihan upang makapamuhay ng maayos, matiwasay at kapaki-pakinabang na nagtataglay ng kabutihan at kabanalan. Kalooban ng Panginoon na tayo ay lubos na pagpalain, na tayo ay pagpalain ng maraming bunga upang lahat ng makakita sa ating pinagpalang buhay ay magbigay puri sa Diyos. Our life as disciples of Christ is a life of union and total dependence on Christ. Ito ang buod ng mensahe ng mga pagbasa ng linggo. Sadyang nakapagpapasigla ng damdamin ang mamalas ang ehemplo ng mga santo na nabuhay para lamang at dahil lamang sa Diyos at kumuha ng kanilang lakas sa Kanya lamang. Sa buhay ng mga santo, matutunghayan natin na ang union kay Jesucristo at hindi ang sariling kakayanan ang sikreto ng pamumunga sa buhay espiritual. Paanyaya sa atin ng simbahan ngayong linggo. Let us thank God for the immeasurable grace
of being joined to Jesus by faith and baptism, not through any merits of our own, but because and only because of God's mercy. Nawa, makapagpasya tayo sa wakas na manatili sa Panginoon. Ano pa ba? Hanggang sa wakas, sapagkat ito lamang ang paraan upang makamit natin ang katiwasayan at kasaganahan at malasap ang patuloy na pagdaloy ng buhay ng Diyos sa atin. Kay ganda ng buhay kung tayo ay nasa piling ng Panginoon. Ito lang ang kailangan sa matagumpay at kaaya-ayang pamumuhay. Nawa, pilitin natin maitaguyod ang kabanalan sa piling ng ating Panginoon at magagawa natin anuman sa pananatili natin sa Kanya at pananahan naman Niya sa ating puso. Piliin mong palaging nakakabit sa Panginoon at ipanalangin na huwag kailanman mawalay sa Kanya, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng ating buhay at Siya ang ating antungan. God bless you.